You bless your blood, Brother Rogelio. Let's pray. O budigilan, mapagpala namin Diyos, umalamin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Muli sa maghapon ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming ipinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin sama-sama malaya sa lugar na ito na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, dear beloved children, kami muna na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat amin na gawang mga pagkakamali at pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan sa may mga kahinaan, nasambit ang may mga labi, tumay sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Langisan mo po ang mga salita, pati na ibang lingkod sa ganaakin, wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, ang mga mahal iniibig ng mga kapatiran, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Anoint thy word, O Lord, and we bind the power of darkness. Demons of hindrances, doubts and unbelief, cast out. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay nga nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Yung hindi sintunado, yung hindi sintunado na palakpak, makabalik po tayo sa ating mga upuan. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay at balik mo uli tayo sa ating live webcast, sa ating YouTube at Facebook. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At ang gawain ito ay pinangungunahan ang ating minamahal, ginagalang, kagalang-galang na Ebanghelista Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan, at ably assisted by our honorable assistant pastor Lina Cumon Almeida, at atin pong pinapaabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanila at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders of the church, mga awit, mga manunugtog, minamahal mga kapatiran, welcome po sa ating beloved visitors. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. It's been so long at tayo po'y kinahabagan muli ng ating mahal na Panginoon upang magdala ng mensahe. At dito po sa aklat ng 1 Samuel, chapter 15, verse 23, and we are talking about the very controversial topic, the stubborn love of God versus the stubborn attitude of man. Atin pong pag-usapan sa araw na ito, maminamahal, ang patungkol po sa walang hanggang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon versus doon sa katigasan ng ulo ng mga Kristiyano. Ito po, maminamahal, ay kontrobersyal dahil lalo na ngayon, marami ng mga pulutong, mga gawain na sobra ng adulterated. Kahit pinagbabawalan ng mga beloved children, ipinatitigil ang mga gawain, pilit pa rin buksan ang gawain. Dahil may mga problemang nilulutas, may mga problemang dapat bigyan ng pagpapahalaga, dahil ang concern po dito ay we are all believers. We must have to love one another. Hindi po, maminamahal, pwedeng magkakanya-kanya. Amen. And we must have to be submissive to the higher authority. In Romans chapter 13 verse 1 up to 7, nariyan, maminamahal, na
nagsasalita ang mahal na Panginoon at kinakailangan pasakop tayo sa nakakataas. Hindi tayo pwedeng magkakanya-kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And in His church, there is government. Amen. Sa Iglesia ng Diyos, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, 29, and 30 to 31, nariyan maminamahal na mayroon pong church government. We must have to obey our dearly beloved parents in the Lord, their beloved sons and daughters. Dahil kung hindi, pareho kayo, pareho tayo, lahat ng mga sumusuway, walang pagkakaiba sa sinabi ng Biblia dito po sa aklat ng unang Samuel, 1 Samuel chapter 15 verse 23. Kindly basa. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Samuel, kapitulo 15. Ang talata po ay 23. Ganun po ang sabi. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diyos-diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa inyong itinakwil ang salita ng Panginoon ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. So, tingnan nyo, sa English. Sinabi dito sa English, for rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. This is pertaining King Saul during his time. What is stubbornness? Stubbornness is showing good arguments or reason to listen to pursue. Ito mong minamahal ang sinabi ng stubbornness. Ang example daw dito ay stubborn is you refusing to learn. You are refusing to learn from experiences. In short, matitigas ang ulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating binasang talata, inalisan ng crown si King Saul. Tinanggalan ng crown para magiging o wag nang magiging hari dahil sa katigasan ng ulo. Dahil ang katigasan ng ulo, ang sabi rito, mga minamahal, katulad daw po ng pagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang rebellion, alam natin ang rebellion, rebelde. Rebellion ka, rebellious ka. You have spirit, rebellious spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan, you are just like worshiping witchcraft. Yung mga sumasamba sa mga araw, sumasamba doon sa mga sinasabi ng mga witchcraft na kung anong-anong mga puno, baka, o ano paman. Yung dalawa na yan, ang sabi ng banal na kasulatan, kinaiinisan ng mahal na Panginoon. At kung ito po ay mangyayari sa kanyang iglesia, mawawasak ang kanyang iglesia. Pero hindi na ito paintulutan dahil ang ating mahal na pastor, ang ating bilabid bibis, ang ating bilabid parents in the Lord, hindi po tayo pwedeng paintulutan na ang mangyayari ito sa kanyang iglesia dahil hindi po tayo ang nagdurusa. Hindi po tayo ang nagsasakripisyo. Hindi po tayo ang nag-aayuno ng 40 days and 100 days. Hindi po tayo ang nagpupuri ng halos 24 hours before this congregation, before this church being built since 1975, 48 years ago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong karapatan ng mga mamang ito, mga minamahal, na suwayin ang mga sinabi ng mga bilabid babies.
They are rebellious. Pag-aralan natin ito. Take note. Papanahon na maminamahala, kinakailangan tayo po'y magiging matalino, masinop, at magiging matuto, marunong dumiscern ng tama at ang mali. Dahil sa Biblia, si Saul, bago naging Pablo, Saul siya, isang abogado, dahil sa kanyang kauusig sa mga Kristiyano, pinarusahan ng malapaginoon, nahulog sa kabayo, nabulag, napilay, at tinawag pa si Ananias, maminamahal, para ipag-preach siya sa Damascus para siya makakitang muli. Gusto ba natin maging katulad ni Pablo? Sa lumang tipan, yung kabayo nagsalita. Sino nakaalala? Ang kabayo nagsalita dahil pinapalo ng pinapalo ni Gehazi. Dahil gusto na talagang patutuloyin ang kabayo. Pinalo na yung pinalo. Nagsalita ang kabayo. Bakit yung pinapalo? Magkasama na tayo. For how many years mula ako ipinanganak? Mula nang ipinanganak ka, ako na ang kabayo mo. Patutuloyin mo ako. Tingnan mo. May anghel doon na nakaharang sa ating daanan dahil yung iyong ginagawa ay hindi na tama. Ganun ang ginagawa ng karamihan, maminamahal, na pinagkatiwalaan lang ng ating dearly beloved parents in the Lord, nagmamarunong, nabungakala, maminamahal, tama sila, tama tayo. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. A little knowledge is a dangerous thing. Kunting kaalaman sa spiritual, kunting kaalaman, maminamahal, hallelujah, sa ating mga tungkulin, pag hindi tayo maging masinop, mahulog tayo sa bitag ng Diablo. Baka alisan tayo ng kuruna ng mahal na Panginoon. Baka alisan tayo, maminamahal, ng ating karapatan para mangaral. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Open your Bible. Let us read the Bible according to this study. Dito po sa aklat ng Deuteronomy. In the book of Deuteronomy, chapter 9, verses 24 up to 29. Kindly, dahan-dahan, beloved brother Alvin. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Deuteronomy, kabanata po ay 9, sa talata po ay 24 hanggang 29. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon mula ng araw na kayo'y aking makilala. Sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi na ako'y nagpatira pa, sapagkat sinabi ng Panginoon na kanyang lilipulin kayo. At aking ipinalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila, ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga taga-lupaing pinaglabasan mo sa amin, sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila, at sa kapuutan niya sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayon may sila iyong bayan at iyong mana na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. If you notice, maminamahal, itong pangyayaring ito, ito yung pangyayari na napakaraming nagrebelde, ayaw makinig kay Moses. Sila Datam, yung tatlong pamilya na nagrebelde na ayaw talagang makinig kay Moses, plus yung kanilang na-deceive. Nakiusap si Moses, ang sabi ni Moses, narinig natin, alalahanin mo, mahal na Panginoon, ang ginagawa ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Alalahanin mo, alang-alang sa mga taong inilabas mo doon sa Ehipto, na iyon ang pinalaya
ayaw ko silang mapahamak sa amin ng man of God na si Moses. Dahil sa katigasan ng ulo, pagre-rebuildi, nagalit ang Diyos sa kanila. Nalala ninyo? 20 anyos pababa lang o pababa ng edad. 20 anyos pababa. Sila lang ang nakapasok sa lupang pangakong Kanaan. Palakpakan natin ang ating malapang Panginoon. Pero yung 20 anyos pataas, silang lahat ay nangabuwal sa ilang. Nangamatay sila. Kaya sabi ng ating binasang talata, si Moses nag-ayuno ng 40 days and 40 nights para lamang ang sabi ng Biblia, mapatawad at mapalaya ang mga matitigas ang ulo at nagre-rebuild. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, ni Moses, mahal na Panginoon, that they might see their hope to you. Sila'y magkaroon ng pag-asa sa iyo. Parang awa mo na. Huwag mo silang puksain. Huwag mo silang patayin sa ilang. Dahil ang sabi ni Moses, kapag nangamatay kaming lahat ngayon sa ilang, sasabihin ng mga nagre-rebuild, sabihin ng mga matitigas ang ulo na inilabas lamang sila para patayin sa ilang. Ganun din ngayon sa ating kapanahunan. Pagkatapos nating pinangaralan ng man of God, ng ating dearly beloved pastor, he fasted 40 days. How many times? Twice 100 days. Several times, 15 days, 10 days without water. Kanyang ipinanalangin para ikaw at ako, ngayon na nandito na sa buong-buong katotohanan, hallelujah, makakilala sa ating mahal na Panginoon ng ating mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood ay magsigaling. Ang mga pilay makalakad, ang mga bulag makakakita. Lahat yan, mga minamahal, ay ating nasaksihan. Ngayon, abay, nagdadala-dala lang ng Biblia, nangangara lang, ng ilang wala pa ngang isang dekada, nagyayabang na, nagmamalaki na, sumusuwag na, hindi na sumusunod sa utos ng mga beloved children. Abay, mag-isip tayo, mga minamahal, kung ito po ba talaga ay sa mahal na Panginoon pa, pipilitin, at lalo na magsasalita pa, hindi ko iiwanan ang gawain ito hanggang hindi matigil. Ayan, natigil na. Eh bakit bumabalik pa rin? Pinipilit pa rin na magkaroon ng gawain. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan, mayroon na po kayong mga mangangaral, mayroon na po ngayong mga manggagawa na ang kanila na lamang tinitingnan ay ang kanilang tiyan, kung paano ito mabubusog, paano ito mapapakain. At yan, mga minamahal, ang iniiwasan ng ating mahal na Pastor Beloved Mama Dear. Kaya nga, nagtuturo siyang mag-ayuno ang mga manggagawa dapat. Huwag pilitin, huwag sa pilitan. Bibigyan ng mga sobre para sa ating Holy Supper, magbibigay ng sobre para sa may mga project o ano mang gagawin natin. Aba, mga minamahal, hindi yan inuutos at tinuturo ng ating mahal na pastor. Hindi yan tinuturo ng ating beloved, mga beloved babies, na ating beloved parents in the Lord. Yan ay gawa-gawa ng mga manggagawa, Kristiyano kuno, mga ngaral kuno na may alam. Wala silang alam. Dahil hindi po patakaran yan ng iglesia. Patakaran nila yan. Hindi patakaran yan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang patakaran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi kinukuha ang tithes and offering sa mga tahanan. Kapag may kumakatok sa inyo para kukunin ninyo yung tithes and offering ninyo, hindi yan taga Jesus Miracle Crusade. Dahil ang taga Jesus Miracle Crusade, ini-explain ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog during the service. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Not to forgive the works of God. Kinalimutan na daw nila ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya dati-dati nagpapautang, ngayon nangungutang na. Di po ba?
Dati-dati na papautang dahil pinagpala nung sumunod pa, nung hindi na sumunod. Ngayon, tagtad ng utang kaliwat kanan. E pinagbabawal nga ang pag-uutang eh. Ipinagbabawal nga ang mangutang dahil magkasakitan lang, magkakatisuran lang. Kapag hindi ka makabayad, tumatayo ka sa pulpito bilang mang-awit, bilang manunugtog, bilang elder of the church, may utang ka, hindi mo binayaran, sasabihin, tatayo-tayo yan. I-explain ang giving yan. Eh, grabe ang laki ng utang yan sa akin. See? Wala nang kapangyarihan ang salita ng Diyos dahil tinatapakan ng mga mangangaral. Tingnan niyo ngayon. Di ba, anong balita ngayon? Kinikilalang pinakamagaling at siya na daw yung Jesus Christ, pinakamayaman na hindi lang ebanghelista tawag sa kanya. Talagang pastor, propeta, kaya nga, siya na ang si Jesus Christ. O ngayon, nagtatago na dahil pinaghanap na ng Senado, pinaghanap na ng Amerika. Eh bakit? Bakit nagkaganyan siya kung talagang totoo? Kaya we must have to discern. Magkaroon tayo ng discerning spirit, maminamahal. Pag kumakatok sa inyo, mangungutang yung inyong kapwa, maminamahal, huwag kayong magpautang at huwag kayong mangutang. Kung magpautang ka, tingnan mo, magkano utangin mo? 100,000. Eh kahit 1,000, hindi ka makabayad. Eh hindi, huwag mo nang bigyan. Bigyan mo lang 1,000. Hindi sasakit ang loob mo kung magbabayad na o hindi. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third, but keep the commandments of God. Ang sabi rito, maminamahal, huwag daw nating gayahin ang mga Israelita na hindi umabot doon sa Kanaan dahil tayong mga Kristiyano ngayon na hindi aabot sa rapture of the church, tayo daw ay dadaan sa libingan. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Kaya nakakatakot yan. Amen. Amen. Yun yung ating binasa, maminamahal. Hallelujah. Kung atin pong basahin ang Salmo, Psalms 78, verse 5 up to 8. Kindly. Kindly. Psalms chapter 78, verses 5 to 8. Kindly. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 78 sa kabanatay talatay 5 hanggang 8. Sapagkat siya'y nagtatag ng patutuo sa Hakob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kanyang iniutos sa aming magulang na kanilang ipibatid sa kanilang mga anak upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos kundi ingatan ng kanyang mga ulo, mga utos at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi isang lahing dinaglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Maminamahal, hindi po tayo nagkakalkal dito ng sugat ng may sugat. Hindi tayo, maminamahal, namimersonal dito. Atin lamang pong pinag-aralan ang salita ng Diyos dahil maraming Kristiyanong nahahalin tula dito. Kaya nga, mayroong hindi nakapasok sa langit, hindi nakapasok sa Kanaan. Ganon din sa atin, mayroong hindi papasok sa langit. Kaya nga dadaan sa libingan. Kaya ito, maminamahal, upang maging patotoo daw. Sinabi rito, for he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel which he commanded our fathers that they should make them known to their children, tuloy, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Next, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Pag sinabi mong you are a keeper of God's commandments, may takot ka sa Diyos. Sabi ng
Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord for this is right. Makinig ka. Huwag kang sumuway. Dahil kapag sumuway ka, sumuwag ka, you are now considered as rebellious at anong pangalawa? Anong pangalawa? Anong pinag-usapan natin para maintindihan natin? Anong pangalawa? Matigas ang ulo. Stubborn. Kung matigas ang ulo ng mga Kristiyano, mas matigas ang ulo ng ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig na umapaw. Ayaw niyang may mapapahamak. Kaya ang mga mangangaral, mangaral yan ang mangaral para itong mga kumakaliwa na, umaatras na, nagsasarili na, maibalik sa tamang daan, maibalik sa tama at maayos na pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi kalooban ng tao. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil si Brother Jerry, Brother Boyet Manggera nung araw, sobrang katigasan ng ulo, sobrang rebellious, nagkaisa, lalapit sa ating mahal na pastor, mahal na pastor, magpaluap kami. Mahal na pastor, pupunta kami sa kapatiran, ipag-pray namin. Ang mahal na pastor naman, bigay ng pang gasolina, pang masahe. Yun pala, nagkaisa yung dalawa. Yung pala may, yung si Brother Boyet Manggera, mayroon palang pinupuntahan na huwag na nating banggitin dahil maging foul na tayo. Sa madaling salita, pinalo. Nanginig ang katawan. Namatay yung kabilang katawan na paralyzed. Hindi na makapagsalita, tumabingi. Tinanong naman ang pastor, Brother Boyet, ano nangyari sa'yo? Preacher ito. Ano nangyari sa'yo? Anong mahal na pastor, eh? Paalala, sabi ni Brother Jerry. Tinanong si Brother Jerry, anong nangyari, Brother Jerry? Hindi nagsalita si Brother Jerry dahil takot doon sa kanyang kasama, dahil partaker siya, binibigyan ng kunting pagpapala. Kapag nagbibigay ang mahal na pastor, di naging konsentidor. Isang araw na convict na si Brother Jerry, umuwi sa kanila. Sabi ni Brother Jerry, mahal na pastor, uwi po muna ako sa amin sa Bulacan. Bakit? Medyo pahinga po muna. Dahil nung pinalo na si Brother Boyet Manggera, natakot na siya. Sabi na, bago ka umuwi, sabi ng mahal na pastor, magsalita ka muna. Sabihin mo lahat, ano talagang totoo? Ayaw talaga magsalita? Sabi ng mahal na pastor, Brother Jerry, pag hindi ka magsalita, mapapahama ka. Yun ang binitawan ng ating mahal na pastor. Umuwi. Pilit umuwi, Brother Jerry. Pagdating sa kanila, kinagat lang ng aso. Kinagat ng aso. Nung kinagat ng aso, isang linggo lang, hindi na makapagsalita. Nagmamp na ang bibig. Nagbulok, bumula, hindi bibig. Eh, tinamaan pala ng ano, ng aso, kagat ng aso, yung rabis. Bumula ang bibig. Nauna pang namatay ang partaker. Ininagtagal, naabot ng taon, dahil gusto pa ng malapain makapagsisi yung talagang main na nagkakamali, nagkakasala, pareho silang binawian ang buhay, patay. Ang lahat ng ito, ang sabi po ng banal na kasulatan, ay nangyayari upang huwag tularan. Yun ang ating binasa. Ang sabi ng ating binasang talata, ang ating mahal na pastor, mangaral, magsumawata, magturo, hanggang sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak, kami na mga manggagawa, mga mangangaral, magturo sa aming mga anak, hanggang sa aming mga apo, magturo from generation to generation. Na iwasan ang pagmamatigas ng ulo, iwasan ang mga grabe ang rebellious spirit, ayaw magpasakop dahil sa pride, hindi malulun ang pride.
Grabe ng paalala, grabe ng palo. Halos. Hindi ka makapaniwala, grabing pagpapala nung magpagamit ng tama at maayos. Pero ngayon, nagtataka ka within just a year. From riches to rags again. Pagpapala, biglang bumagsak, wala lahat. At grabe pa. Grabe yung mga paalala. Saan ka nakakita? Magbakasyon ka lang sa Pilipinas, ang ganda ng trabaho mo sa abroad, pagbalik mo, hindi ka natatanggapin. Kahit saan, nilang ang kasalanan mo, thief, pagnanakaw. Hindi tayo makapagtatago sa mahal na Panginoon. Sa tao, makapagtago ka. Ayusin mo yung reputasyon mo, maayos. Pero sa mahal na Panginoon, hindi ka makapagtatago. Kaya nga nung sinabi rito sa ating binasang talata, grabing stubborn attitude ng tao. Pag sinabi mong tao, bakit? Hindi ba tayo tao? Kahit mga Kristiyano tayo, kasama tayo doon sa stubborn attitude of man. Sabi ng isang preacher, nung hindi pa sinawata ng ating beloved Mama Dear, sabi niya, ang tao daw ay katulad daw ng mga bababangis na mga hayop. Sabi ng ating beloved Mama Dear, hindi. Ang mga tao ay likas na, ano yan, mababait. Nagiging grabe lang ang pagiging stubborn yan. Dahil kapag natouch ang pride, natouch ang ego, hindi na talaga yan ipapatalo. Kahit susubsub pa siya sa lupa, kakain ng lupa. Because of his pride, lalo na may pinag-aralan. Hindi talaga. Ayaw isuko. Pero maminamahal, sinong masasaktan? Hindi ka pwedeng sumipa sa tinik. Masasaktan ka lang. You cannot kick against the pricks. Sumipa ng sumipa kay Moses, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ang mga masuwail, si Datan, si Abiram, sumipa kay Moses, bumuka ang lupa, kinain sila, silang lahat na namatay. Pagkatapos ngayon, maminamahal, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, magkaroon tayo ng stubborn spirit, magkaroon tayo, maminamahal, ng espiritu na ayaw natin magpasaway, ayaw natin magpaturo. Sino ba tayo bago tayo dumating sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Di ba walang-wala tayo? Di ba? Pulong-pulo tayo ng karamdaman, pulong-pulo tayo ng bisyo, di ba? Tayo mga mahihirap, kubo-kubo lang ating pinanggalingan. Kailan naman tayo pinagpala ngayon? Dahil binuhos na naman ang Panginoon ang mga pagpapala sa atin dahil sa ating pagsunod. Nang dahil sa ating pagkalinga sa totoong pastor, sa totoong mga mangangaral, ngayon, umaayaw tayo. Anong nangyari? Brother Boy Lagrosa, worker natin doon sa Kurun, Palawan. Sabi na, kuya, total wala ka na rin dito. Uwi ako doon sa anak ko, manager na ng McDo sa Puerto Princesa. Ang sabi ko sa kanya, wag kang umuwi. Babalik ang karamdaman mo, mapahama ka, sabi ko sa kanya. Hindi, kuya. Hirap na ako rito. Walang makain. Yung mga inatasan natin, nagsasarili din. Ayaw sumunod. Ayaw makinig sa lahat ng instruction. Sabi ko, Brother Boy, alalahanin mo, mayroon kang sakit na leukemia. Nung ikay lumapit sa gawain ng malapang Panginoon, nagpapakumbaba, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nag-worker ka, pinagaling ang iyong leukemia, ngayon magaling ka na. Pag lumabas, uras na lumabas ka, mawala ka sa gawain ng malapain, mapakama ka. Matigas talaga ang ulo. Tumuloy! Pagdating doon, dahil mayaman ang anak, manager na ng McDo, nagmotor-motor na doon, single, nakamit ng banggaan, nakamotor sila, labas ang utak, patay. Masalba pa sana ang buhay kung nakikinig. Tulad ngayon, masalba pa sana
ang buhay espiritual sa mga kapatid natin na talagang nagmamatigas. Akala mo nagmamagaling, akala mo talaga kung sino sila, akala mo talaga, saan ka nakakita, pasakop ka ng mga preachers, mga workers, na ang layunin ay, hindi ko alam kung ito ba'y na-train ng ating dearly beloved parents in the Lord. Isang kasama niya palagi, pumupunta sila ng bandang Alaminos. May kapatiran tayo na bagong retire, isang teacher. Kasama yung ating malakapatid. Pagdating doon, gulat siya. Binigyan siya ng 15,000 yata, if I'm not mistaken. Sabi niya, kuya, sobra man yata, laki to. Bakit 15,000 na? Eh, nagpaluap lang naman tayo. Sabi niya, huwag kang maingay, pagpapala yan galing sa Malapanginoon. Ginamit pa, Malapanginoon. Hanggang ngayon, no, namamayagpag. Sila pa rin yung akala mo tama. And might not be as their father, a stubborn and rebellious generation. A generation that set not their heart aright and whose spirit was not steadfast with God. Sa Tagalog, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapaghimagsik sa lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Binigay ng kapatiran, pinaghirapan niya ang nakinabang isang tao, dalawang tao lang. Hanggang ngayon namamayagpag. Kapag iniimbestigahan, ang galing umaskapo, ang galing magsalita, doon kayo, sa mahal Panginoon, hindi na kayo makaiskapo. Pag binuklat na ang aklat ng buhay at hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, makita ninyo ang inyong mga pinagagawa. Hallelujah! Mahihiya kayo ngayon sa inyong gawain. Hallelujah! Ayaw tanggapin ng ating mahal kapatid dahil nagtataka siya, pero wala siyang magawa. Kasi huwag ka lang maingay. Pagpapala yan galing sa Malapanginoon. Hindi! Hindi yan pagpapala galing sa Malapanginoon. Pagpapala yan galing doon sa Judas. Na Judas not pay. Hanggang ngayon. Pero let the Lord judge us. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Bago natin basahin ang Galacia 6:1 hanggang 6. Isang araw ang malapastor nakasama na diyan sa Mindoro. Sumakay ng basnig yung troll. Nagtotroll sila. Sabi ng malapastor, napakaliit naman yata ng lubid na ginagamit ninyo kasi liit lang ng daliri. Yung kalingkingan na daliri, sabi ng malapastor sa mga kasama niya, pwede ba ninyong palitan yan ng malaki? Kasing laki man lang sana ng itong hinlalaki. Sabi ng mga nagtutrol, ang tagal na namin dito nangingisda. Ikaw, kasasakay mo pa lang. Eh, gusto mo lang maranasan na kung anong ginagawa namin? Mas magaling ka pa sa amin. Sabi ng malapastor, eh paano kung maputol yan? Eh di lagot na ang pukot, yung pukot, laki ng halaga. It takes 45 million kung I'm not mistaken. Gawin nyo lang, magano kayo? Lagyan nyo ng malaking tali. Kuralun. Ayaw talagang makinig. Wala pang 15 minutes habang tumatakbo yung troll. Napatid. Napatid yung lubid. Sabi ng malapastor, di ba sinabi ko sa inyo, talian ninyo ng malaki dahil pag napatid yan, wala na. Patay ang 45 million na halaga. Eh, Pasipiko, harap ka ng China Sea, dyan sa Mindoro. Eh, paano makukuha yung pukot na pagkamahal-mahal? Nagsisi ang kapitan. Sana pala sinunod natin ang sinabi ng pastor. Ganon din ang mga Kristiyanong ito. Magsisi sila
sa huling panahon. Sana pala nakinig ako sa payo ng ating ordained preacher. Sana pala nakinig ako sa sinabi ng mga beloved babies. Sana pala nakinig ako sa sinabi ng mala pastor. Di sana ako magdurusa ngayon sa impyerno. Di sana ako magdurusa ngayon sa kahirapan, balik to square one. Sana pinagpala ako ngayon. Pag-ibasa ang huling talata. Dito po sa Galacia, kabalatang 6, talatang 1, hanggang 6. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galacia, kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6, ganito po ang sinasabi. Mga kapatid ko, ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong sa mga espiritu ay inyong panumbalikin ang inyong ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay magakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kaniyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kung magagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sa 5, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan, dadapuat ang tinuruan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, we are without excuse. If we know the truth shall set us free. Jesus is the way, the truth, and the life. Minsan na nating naramdaman ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. Pinagaling na ang ating karamdaman, nagbago na ang ating buhay. Dininig na ang ating mga panalangin, naramdaman na natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ano pa ba ang kulang? Kulang pa ba ang mga mangangaral? Kulang pa ba ang mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord? Kulang pa ba ang pangangaral ng totoong propeta na magkakanya-kanya tayo? Pairalin natin yung ating kagustuhan because we want an itching teachers. Those teachers that can comply our own need. Hindi na kalooban ng mala Panginoon. God forbid. Sinasawata ng mala Panginoon yung ganyang klase ng mga espiritu. Pinutuwid ng Diyos ang ganyang klase ng mga pag-iisip at pangunawa. Ang grabing stubborn love of God. Dahil gusto niya tayo talaga ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto niya tayo ay akyat sa langit sama-sama. Ganun na lamang ang kanyang pagmamahal. Bagamat ikapapahamak ng kanyang mga mangangaral, ipangaral ang mabuti dahil tayo ay gustong mapabuti. Mga mangangaral lang, gusto lamang ay ang kapritso, kanilang kagustuhan. Pag sinabi ng mga bilabid babies, tigil-tigil. Huwag ka nang sumuway. Huwag ka nang gumawa ng paraan. E paano ngayon yan? Nag-upin na naman gawain, panibagong gawain. Simplest. You are rebellious. Rebuild ka. Matigas ang ulo mo. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng mga matitigas ang ulo, alisin. Hari nga si Saul, inalis. E tayo, hindi tayo hari. Mangangaral lang tayo. Mananampalataya lang tayo. Mangawit lang tayo. Manunugtog lang tayo. Kaya tayong alisin. At kapag tayo inalis, sabihin natin, oh, si Brother Buboy ang nagiging dahilan kaya naalis ako. Ah, si Brother Buboy ang naging dahilan kung bakit nawala ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung kanyang anak na istrikto, hallelujah siya, sila ang nagiging dahilan kung bakit nangawala kami.
Ayaw lang magpasakop. Ayaw lang sumunod. Simpleng mga patakaran. Alin ang gusto nila? Walang atin-atin ng Miyerkules, walang atin-atin ng Biyernes. Pagdating ng Linggo, mag-assist dito. Magpapaawit pa, soloista pa. Oh, come on. Yun ang sinabi ng ating pinag-aralan ng mga salita ng Diyos. Di po ba? Nagkamali bang mala Panginoon sa araling ito? This is true. Because of the stubborn attitude of some Christians sa mga matitino na nadadala, kawawa, kahabag-habag sila. Kahabag-habag kayo. Manumbalik kayo sa ating mahal na Panginoon. Sa ating, sabi ng malapin, I will heal your stubbornness. I will heal your rebellious spirit. Come unto me. Manumbalik kayo sa akin. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the loving God. At kay dami mong problema, para ba sumusunod na pagod ka na? Buksan ko ang iyong mata, iba na kayo kapag alam ng Diyos kaibigan. Kasama mo siya. At may dami mga problema, para bang susunod na patungkil na. Hallelujah! Buksan mo ang iyong mata, di ba pagkat kayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Pag-ibig ka pa ng Diyos, mag-angat ng lubos. Kung bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ng hihina. Huwag ng pag-asa, karating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niya. Kung nanood silang iyong magmamahal, kung nanood kayo, buksan niyo isipan at puso. Itatayo ka niya sa tiyo. The Lord is speaking you. Hindi kayo ang naghirap! Ang mga pastor, ang bilabit mama dear, ang mga bilabit children, ang mga manggagawa na nagmamahal sa iyong kaligtasan! Huwag kayo magpalibis! Sa mga walang kabuluhan, ng mga kaisipan, sarili lamang ang nasusunod! Manumbalik kayo, manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. He is an answering God. Ayaw niyo kayo mapahamak, kung kayo magpapatuloy. Kayo, nakaapan na kayo sa nagatagatang apoy. Andyan na kayo sa pingin, hallelujah, ng impyerno. Kukunin namin kayo. Iangat namin kayo. Kunin namin kayo at ibalik sa tama na landas. Sama-sama tayo. Maharap sa ating mahal na Panginoon, mayanda ang ating mga sarili upang anumang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Karapat-dapat tayo sa pagbagit ng mga banal. Aming mahal,
Huwag nating pagmamatigasin nating mga puso. Habang may pagkakataon pa, ang sinusuway natin ay ang mahal na Panginoon. Hindi ang mga beloved babies, hindi ang ating mala pastor, hindi ang inyong mga mangangaral. Ang sinusuway natin ang ating mahal na Panginoon kung tayo nagmamatigas. But the stubborn love of God is still talking to us. He loves us so much. He wants us to be with Him in paradise, to inherit eternal life, and heaven is waiting for us. There are four requirements of the gospel para sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus Christ. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. Hanggang hindi niyo matanggap itong apat na reglamento ng kaligtasan, hindi niyo matanggap ang pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na mangyayari sa iyong buhay, mangyayari. Ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, patawarin ka ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa ay repentance, pagsisisi, dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Iyon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang binigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Kapag hindi natin kinikilala si Kristo na Diyos, ang ating pagkakilala tao lamang si Kristo, nagkamali kayo, nagkamali tayo. Si Kristo ay nagkatawang tao, pero siya rin ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siyang dapat tanggapin. Pag tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon bilang ating tagapagligtas, Diyos na hari ng ating buhay, magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. The third requirements, baptism in the name of Jesus. Isang araw, isang pari lumapit sa malapit si Nicodemo. Sabi ni Nicodemo, anong gagawin ko upang magmana ako ng langit at buhay na walang hanggan? Sabi ng malapit Panginoon, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Sabi ni Nicodemo, paano ako babalik sa sinapupuna na aking ina? Bakit ako ipanganak muli? Sabi ng malapit Panginoon, because unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Water and spirit, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, iwanan mong kasalanan mo, pag-aon mo bago ka ng nilalang. Then the fourth requirements is baptism of the Holy Spirit. Ikaw ay bautismo, katulad kanina, ino na pakinggan, nakikita, awitin, umaawit ang mga awit, aming mga choir, napuspos sila, nanginginig, para na kuryente ng 220 volts. Yun ang baptism of the Holy Spirit. Pag nandyan yung apat na yan, tiyak ang iyong kaligtasan, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya let us pray, sumunod kayo sa panalangin, itaas dalawang kamay, kahit nasarapan kayo ng iyong television, ng inyong mga cellphone, andyan kayo nakikinig sa aming live webcast, itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod sa panalangin na aking sasambitin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan. Ngayon narito ako isang makasalanan na nikluhod na numbalik sa iyo. Naniniwala sa iyong Ebanghelyo na aking napakinggan. Nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa at tinatanggap kita aking sariling takapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesukristo. Gayun pong tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Tulungan mo akong magbago. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Kung tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. O pumala Panginoon sa managsitanggap sa iyo sa aming live webcast sa YouTube at Facebook. Kabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Tulungan mo mala Panginoon magbago. Dumalo sa mga gawain namin saan mo silang dako sa buong mundo. Panghawakan sila. At isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ay pumalakpak at magsabi ng Amen.
Tayo ngayon, minumahal, ay dadako sa ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabotin niyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kung may cancer kayo, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, mayroon kayong walking pneumonia, mayroon kayong COVID-19, lahat, ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa TV screen o sa screen ng inyong cellphone bilang point of contact sa mga kapatiran namin dito, kasama namin sa aming Sunday service. Hallelujah! Sumampalataya kayo, ipikit ang inyong mga mata, makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon, manalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, their beloved children, patawarin mo kaming lahat, mga nanood sa aming webcast viewers at sa YouTube at Facebook, mga kapatiran namin na narito sa aming gawain dito sa San Carlos. Hallelujah, kahabagan mo kami. Demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, rayuma, hallelujah, hooking pneumonia, hallelujah, COVID-19, hallelujah, pagkabalo, bakla, tumboy, hallelujah, umaasa sa mga gamot sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 mga user ng mga drugs. Hallelujah, marijuana man yan, oh, hallelujah, shabu, sa pangalan ni Jesus, cast out, my beloved brethren, di mo nyo kahirapan, cast out, be prosperous this year, 2024, in Jesus' name, we're healed right now, in Jesus' name. Thank you so much, Father Jesus, for healing us. Thank you so much, Father Jesus, for answering our prayers. Palakpakan natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan, may papasalamat ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to the Jesus. Wala nang humahawak sa ano, no? Wala nang humahawak ng ating live. Wala na po. Wala nang humahawak sa ating live. Kasi atin pong ipapakita sa ating YouTube users, sa Facebook at YouTube, dito sa harapan para pakita natin ang ating mga crowd, para tatanungin ko kung sila ba'y gumaling sa kailang karamdaman, nagbago, para sila ma-enlighten. Kung kailan nagla-live tayo, kailan kayo nawawala. Ano bang nangyari? No, nawala po yung ating kapatid. Andito po yung isang kamera, kapatid. Praise the Lord. Okay. Itutok mo yan doon sa mga kapatiran. Lahat nang gumaling sa panalangin ng ating malapastor, kanang mga beloved children, ng ating mga manggagawa, mga mangangaral, taas ang kamay. O tingnan nyo, ipaling nyo yan, ipakita nyo, gumaling sa karamdaman sa pamamagitan lamang ng panalangin. Yan o. Amen. Kaya para kumbinsido sila, kumbinsido tayo na hindi tayo dito nagbibiro at nagsasalita ng heresy, kung hindi nagsasalita tayo ng tama. Lahat ng gumaling, lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Pagsabi ng praise the Lord. Sige, yan, ikuti-kuti ninyo. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Yan, lahat ng pinagaling, lahat ng pinagpala, lahat ng ating panalangin ngayon, lumukso ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Para makita ng ating webcast viewers na totoo ang ating sinasabi, na pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Sige, ipaling mo yan, tumalon tayo sabay-sabay bilang pasasalamat sa lahat ng ating mga panalangin, pinagaling na tayo ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. Lord, great worthy to be praised forever and ever. Mami na mahal, ulitin ko po, wala tayong personalan, trabaho lang. Bilang mga ngaral, tinuruan ng malapastor, beloved mama dear, ayaw ko na mayroong maiiwan sa rapture ng mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas at buong mundo. Dahil ang gusto ng ating mahal na pastor, mga beloved children nila, lahat tayo akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. We love you so much. I love you so much. But our dear Jesus loves you more and more abundantly. Ating beloved Brother Alvin, para sa ating announcement. Praise the Lord.